Sa pangalawang pagkakataon, nababalot na naman ng batiko si Senadora Risa Hontiveros dahil sa pagkakaroon ng impresyon na nawawala na raw ang kanyang katinuan ayon sa mga netizens. Nagkakaroon na raw siya ng pagdududa sa kanyang mga sinasabi at tila hindi na ayon ang kanyang mga layunin sa batas. Ayon sa usap-usapan, maging ang pagbabayad di umano niya sa mga peking testigo upang magdulot ng kasinungalingan at kasiraan ng isang pastor. May mga aligasyon pa na pinipilit ni Hontiveros sa Senado na siya na lamang ang dapat maglitis sa kaso ni Apollo Quiboloy na kumakalaban sa paniniwala ng ilang senador at netizens. Ang patuloy na pagbabatikos kay Risa Hontiveros ay naglalarawan ng patuloy na kawalan ng tiwala at pagtanggap mula sa publiko. Ang pagdududa sa kanyang katinuan at pagkakaroon ng mga peking testigo ay nagpapalakas pa sa mga nahaka-haka na hindi na ayon ang kanyang mga hangarin sa Senado. Sa kabila ng mga aligasyon, nananatili pa rin ang pagtanggi ni Hontiveros sa kanyang mga kritiko at patuloy na ipinaglalaban ang kanyang paniniwala sa kanyang mga tungkulin bilang senadora. Sa kabuuan, patuloy ang pagbabatikos kay Senadora Risa Hontiveros dahil sa mga isyu ng kanyang pagkakaroon ng mga peking testigo at pagkakaroon ng hindi malinaw na layunin sa Senado. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang paninindigan kahit na may mga pumipigil sa kanyang mga aligasyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutukbo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Okay, tungkol dito sa mga binitawang salita ng isang matapang, ha? Ngunit mukhang kulang sa kaalaman na senador para sa isang taong simbahan, ay panoorin muna natin bago tayo magkomento. Okay. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. My goodness, ang tapang. Tapang, sobrang matapang eh. Grabe. Bakit, ang tanong kasi, bakit hindi pa yan na... pinasagot ng ombudsman doon sa kaso na kidnapping of minor at saka wiretapping. Eh, at ngayon, nang haharas ng isang matinong taong bayan. So this is not the first time, Secretary, na nangyari ito kay Risa Hontiveros. Na abuse of legislative power. Abuse of legislative power. Kinukup niya yung mga bata. Na possible witnesses doon sa Kian Santos murder or death, no? Doon sa war on drugs. At gagamitin niya, dahil sa nanggagalaiti siya kay President Duterte, gagamitin niya na testigo kay President Duterte. Ito related din ito doon sa accusation nila na nasa ICC na ngayon ang kaso. And anyway, dito sa kanyang harassment kay ginoong Pastor Quiboloy ay umaabot na hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo, at umaabot na din sa mga abogado, at mayroong isang matindi at matalino at well supported by many Filipinos na abogado. Ang pangalan niya ay si pakinggan natin, Arnedo Valera. At to si ginoong attorney Arnedo Valera na may sinasabi tungkol dito sa itong kabulastugan ni Hontiveros. Ito, pakinggan natin ito. Attorney, saan ba ang tamang korte kung gusto talaga ng hustisya? Talagang gusto nila, kasi parang atat na atat na sila makamit yung hustisya. Senado ba o dito sa korte na lang diretso?
Alam mo, yung nangyayari dyan sa Senate Committee na yan, malinaw na overreach yan, no? Ng legislature. Kasi sinasaklaw nila yung mga functions ng executive branch. So, napakahalaga ulit na pagtibayin natin yung principle of separation of powers. Kasi yung violation dyan ay napakalinaw. Presumption of innocence. The committee ay hindi dapat siya ang maghuhusga at mag-uusig sa isang akusado, no? Katulad nung nabanggit ko before, yung konteksto ng aid of legislation, kalimbawa sinasabi nila na in line yan with the legislation sa human trafficking, eh alam mo sa ating kasaysayan at halos sa buong mundo, ang Pilipinas ay merong pinakamatibay na batas sa human and labor trafficking. So ano pa yung aid of legislation dyan? So ang lumalabas tuloy dyan ay yung pagdetermina ng probable cause na trabaho yan at law enforcement, na trabaho yan ng fiscal halimbawa o sangay ng Department of Justice, ay ginagampanan ng legislature. So anong motibo dyan, no? So hindi naman nagkulang si Pastor Quiboloy, at sinabi naman niya na handa akong harapin ang mga akusasyon sa akin sa tamang forum. At ang tamang forum ay hukuman. Iyan ang magdedetermine ng guilt or innocence of a person. So sana maging masinop ang ating legislatura na hindi magamit yung committee powers nila, no? Upang buwagin or pahinain ang ating institusyon, lalong-lalo na yung batayang prinsipyo ng separation of powers sa isang demokrasya. Admar. Meron po bang pananagutan? Kasi maraming mga inconsistencies, maraming mga nakakakilala doon sa mga witnesses na ibinahagi doon sa ano, sa pagdinig ni Senadora Risa Ontiveros, na maraming nakakakilala sa kanila. Maraming inconsistencies. Yung isa pa nga, sabi niya, nagki-claim siya na na-assign daw siya dito sa SMNI. Sa tagal ko dito sa SMNI, hindi ko pa nakita yun siya. At nakilala namin kung sino talaga yun, pero never na-assign dito. Meron po bang pananagutan yung mga individual na yun? Kasi nakakatakot kung halimbawa, kung mayroong mga pagdinig, gagamitin patungkol sa politika, gagamitin na lang ito, basta-basta. Kawawa yung mga inaakusahan kasi nasa kamay na, nasa sentro sila, may media doon, naka-livestream pa, hindi makasagot ng tama kasi parang doon pa lang, guilty na yung inaakusahan eh. Yeah, siguro Admar, ang pagtingin ko dyan, no, dapat napakahalaga yung prinsipyo ng pananagutan at kaninaw, yung transparency, no? So anong ibig ko sabihin dito? Yung prinsipyo na dapat ay nakapaloob na aninaw dapat ang lahat ng ginagawa sa committee, no? Kasama na dyan yung bakit mo kailangan takpan ang mukha ng mga witnesses or resource persons ninyo, no? Again, kung merong talagang matibay na ebidensya, affidavit, declarations, at nakikita nila na may kaso allegedly against Pastor Quiboloy, na sinabi naman niya na haharapin niya, ay ang aking suggestion dyan, isampa na yan sa korte. At doon ay may fair play tayo doon, Admar, no? Very clear, we have been saying that all along, na bukas naman ang judicial system. Why should it be that we go around that process para lamang ang isang senador ay mag-epal-epal for her own personal benefit. Ito lahat ng mga binabanggit dyan ng mga kaso na allegedly ay committed by Pastor Quiboloy, these are all cognizable under the judicial system. They can always be considered by the city fiscal if the complainant will file the charges and bring in their witnesses and determine if there is a probable cause. Dito, what is
ano eh, what is to be determined here? Hindi naman probable cause. Kasi one-sided, wala namang confrontational ano. The right of the accused is not given due course. Kasi it's only the senator that asks questions. This is an inquisition. Tulad nung Dark Ages na walang right. Kasi unang-una, this is in violation of due process na wala kang abogado eh. Hindi pwede magsagot ang abogado mo dito sa investigation and aid of legislation. The lawyer cannot speak. He can only whisper. Eh, siyempre, if the client or the respondent in this hearing is not articulate, even if he has the truth, he has the facts in his favor, eh, wala rin magagawa kasi we are always a witness to the hearing in Congress na magsasalita pa lang pwede nang tigilin at susuplahin ng senador. At yung anong gusto nilang marinig, yun lang ang gusto nilang marinig. So, this is really a violation of the due process of the Constitution. Which can only be, given the right thing under the jurisdiction of the city fiscal. Or, for that matter, the ombudsman, if the accused is a public officer. So ito po, galing po ito, commentary na ito sa isang very very learned and very articulate member of Congress. No other than Congressman Marcoleta. Mayroon din siyang commentary dito sa pinaggagawa nitong si Hunty Virus. I hope the virus in her will not be transmitted to other senators. Oo, mga kababayan. Ito po si Ginoong Congressman Marcoleta. Ano ba yung inuusig kay Pastor Kibuloy? Pastor yan ata. Paano siya inuusin? Ang nagpatindi po dito, bukod dun sa mga nauna na niyang mga kinakaharap na kaso, lalo sa Amerika, ay ito hong meron ho kasi nagsalita na si dating Pangulong Duterte daw po at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap ng isang bag ng mga baril mula kay Kibuloy Kong. Hindi lamang yan, meron pong mga nauna. Meron pa mga sumbong na meron nakatakip ng mukha. Oh, yun, yung mga sexual abuse at iba pa. So ano ba yung sana nandito si Senator Risa Ontiveros para mula sa kanya malaman natin ano ba yung layunin ng iyong pag-iimbestiga, kasi alam ko in aid of legislation yan. Ano ba mga pinapanukala mo? Magpapanukala ka ba ng pag-aenmienda ng revised penal code, halimbawa? Mm-hmm. Kasi kung pinag-uusapan ay rape, halimbawa. Oho. O kaya acts of lasciviousness. Meron na bang mga drop kayo, mga pyesa ng batas na iniisip nun yung susugan ng revised penal code? Uh-huh. O pagka wala namang malinaw na ganun at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at uh-huh, pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sarili kong panukat, ha? Uh-huh. Parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan eh. Uh-huh. Lalong-lalo na may nakita ako, nakatakip ang mga mukha. Yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang ano na eh, hindi wala sa walang basihan eh. Uh-huh. Bakit ka mo?
Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Oo. Eh, miski naman sa pangkaraniwang pag-uusig na ginaganap sa mga piskalya natin. Kapag ikaw ay naghain ng ano, ng asunto, kasuntong kriminal sa kanino man na nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ipakikita mo yung katauhan mo. Hindi ka tatanggapin ng piskal na magpapail ka ng asunto ng nakamaskara ka. Gagawa ka ng, unang-una gagawa ka ng complaint affidavit. Doon ay pakikilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo pa nga yun eh. Sapagkat pag hindi mo pinirmahan yun, baliwala yun. Paano ngayon? Kung, bakit mo... Ganun ba yung pamamaraan sa Senado kung halimbawa eh, may uusigin ka eh? Kailangan nakatakip ang mga mukha ng mga testigo mo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga taong yun magsasabi ng totoo sa'yo? Eh, pangalan nga lang nila, yung mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susumpa yun sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao? At yung titingnan natin. Eh, kung sa ordinaryo nga ang criminal case, hindi nga papasa yung wala kang nakatakip ang mukha mo. Eh, bakit naman dun sa Senado po pwede yun? It's a rebuke, you know? Coming from a very good lawyer, and a congressman at that. Isampal sa mukha nitong walang hiya na senador, no? Na sa dami-dami ng mga nagko-comment, hindi pa rin natitinag, pareng ado. Ha? Sabi ni Red Fishman, si Risa kasi ginawang court yung Senate inquiry. Siya ang lawyer na may ng mga peke niyang biktima. Siya na rin ang judge kasi natulan na niya si Pastor Q, power trip, guilt by publicity. Well, matagal na po tayong nagre-reklamo sa mga tilingero na ano, na tilingero-tilingero ng mga senador at mga kongresista. Huwag niyo pong kakalimutan, nag-issue din ang summons ang Kongreso. Sabi ni Nats, nasa batas ba natin na pwede ipa-aresto ng mga senador ang tao na ayaw namang pumunta para imbestigahan nila? Yes po. Actually, nasa saligang batas, the power to to find in contempt. Opo, nasa batas po yan. Ano yung sinasabi ninyong real talk? Huwag po tayo mag-all caps. Sabi ni Jerry, tama ang Kibuloy side, sumi in court sa patambatas para sa kidnapping, rape, abuse. Correct. Di ba matagal na tayong against sa encroachment ng ating legislators sa criminal cases? Isipin mo, mag-iimbestiga sila if the matter is either under investigation or already in court. Ang ibig sabihin nun, one, nakikialam sila. Parang meron silang gustong i-publicize na pahayag and indirectly influence the courts. Unfortunately, dahil nga mayroon silang power na nasa saligang batas na ganyan, then they will exercise that. O, meron ba tayong naririnig ng mga taong naghihikayat na i-restrict naman natin ang power to find in contempt? Restrict naman po natin yan, at saka yung mga investigations in aid of legislation. Kasi pagka nasa hukuman na o active investigation, naapektuhan nila yung pagtakbo ng hustisya. Sabi ni Amir, paano po natin malalaman na nagsasabi ng totoo yung mga witnesses na nakatukip ang mga buka at puro mga aliases? Hindi po kasi yon ang badge na nagsasabi sila ng totoo. Yung ginagawa nila ay para makasaksi sila kahit nanganganib ang buhay nila or sa tingin nila nanganganib ang buhay nila. Hey, hi!
Yes, sabi ni Burns, since we have the right to remain silent, pag pinilit nilang papuntahin si Pastor sa Senate, pwede bang manahimik siya doon? Hindi po right to remain silent, but the right against incrimination. Hindi po siya kasi detainee o ide-detain. Sabi ni Christian, masakit man isipin, pero yung dalawang branch wala na sa tamang hulog. Kawawa ang mamayan. Sabi ni Christita sa TikTok, ang tagal ay nasa na yun? Wala. Harap yun na lang kasi matagal na issue kay Kibulol. Ano sa tingin ninyo? Yung paggagamit ng lahat ng mga Harry, enough! Tingin na si Harry! Okay. So, dali lang. Ito mo, please. Okay. Muna siya kay Yoshi. Okay. Alright. Nawala ako. Ang paggamit po ng lahat ng paraan na available sa ating sistema ay hindi po ano, hindi po issue sa hukuman. As long as these remedies are available, halimbawa, kailangan mayroong ano, mayroong extradition. At para ma-extradite po siya, eh, kailangan mag-file ng kaso dito. So, anong sama po nun? Eh, available naman po ang remedy na yun sa kanya. Gusto ninyo, i-waive niya yung mga karapatan niya. Pagka sinasabi nyo, harapin na niya kasi. Hindi po tama yun. Kasi hindi niya win-waive yung kanyang karapatan. At wala tayo sa lugar na pilitin siya na i-waive yung kanyang karapatan na yun. Sabi ni Alchemist, they will pin down the Duterte starting from Kibuloy saka hindi ko mabasa. Bakit sa tingin nyo maraming vloggers na kumukot siya kay Kibuloy tulad ni na Attorney Claire at Manateros? I don't know. Opinion po nila yon at wala naman ako sa lugar mag-speculate kung bakit yun ang opinion nila. Kasi di ba galit na galit tayo dun sa mga taong nagsasabing bayaran kayo, wala namang ebidensya. So hindi ko rin po gustong gawin yan sa ibang mga vloggers. So I really don't know why. Pwede naman silang mag-express ng ibang opinion. Sabi ni Ramo, Omar pala, sa napanood po na balita na nahuli si Pastor sa Hawaii na malaking pera at mga baril at ang umako ay manager niya. Ano po yung relevance niyan? Ito, sabi ni Ma'am Christine, this is Carrie, the House and the Senate through Lisa are joining forces in wielding their power and using it oppressively. Yes, but they've been doing this for quite some time. Para sa akin, expected na ano to, na action ito. And therefore, in the bigger scheme of things, kasi yung bigger scheme dito, yung pagtutol natin sa isang administration that is becoming increasingly oppressive and dictatorial. So, yan po ang dapat natin tinututulan. Tama po kayo na it looks this way, pero hindi po yata lahat ng senador, dahil andyan pa nga si Senadora Aimee. Sabi ni Ferds, takot ang Kongreso sa SMNI, yun po ang totoo. Opo, wala namang question about that eh. Alam natin, at alam natin lahat ito ay pamumulitika lang. Sabi ni Mother Chill, ang gobyerno daw po ngayon ay gumagawa ng gulo. Oo, hindi ako nagdududa doon. In the meantime, tignan nyo kung sino yung sinusuportahan nila at kung sino
yung mga nakikita natin na nagpapabango parang sa gayon makapwesto sila o makaporma sila sa susunod na administrasyon. Bantayan ang mga tulfo. Bantayan yung mga ano, mga may alignments dun sa administrasyon, whether it is a loose alignment or a close one. Sabi ni Mir MJ, hi sa asawa kong kumakain sa ng Mahablanca kahit gabi na. Ma'am Hilda, activated po yung stars. So hindi ko sure kung activated pa rin sa Luminous. Baka nasa group po kayo. So doon po kayo sa Trixie Cruz Angeles na page o kaya sa Luminous na page. Doon po activated po yung stars. So sabi ni Ma'am Rachel, fake news kaya yata, di naman binabanatan ng banatero si Kibuloy. Ayun. Sabi ni Ma'am Jade, dismissed po yung kaso sa Hawaii na patotohanan na planted na lahat ng evidence. Sabi ni Carlisle, si Tulfo nga nauli sa PCSO issue, nung una parang nakakain ng Mel Robles. Oo nga eh. Sabi ni The Bakerist, kahit sino matatakot humarap sa Senado, mga witness na nakatalukbong at nagtatago sa alias style publicity ang nangyayari. Totoo yun. Sabi ni Ferds, gone na daw are the days of Duterte's kind of governance and we're back to Tlapos. Yeah. Ay nako. So ayan. So I don't blame anybody kung sa tingin natin ay, you know, nakaka-down, nakakawalang gana itong mga to. Alam natin na pure pamumulitika ito. Naiintindihan ko yung politicking. Pero wag sana yung sa ano, to the point na nag-violate na sila ng mga karapatan. Sabi ni Ma'am John, is it true 6,000 police will be deployed at the Cebu rally tomorrow? If true, it's overkill and OA. Well, I understand that. Yes, it's overkill and it's OA. And I hope na walang, kumbaga, walang mga agitators na ipapasok dyan. Yun ang kailangan ingatan natin. Ano yun eh, style yan eh, ng gobyerno. Magpapadala ng agitators o kaya magpadadating yung mga kaliwa na galit sa mga Duterte. At ayan, naku, ayan na yung pulsa ko. Belly! Belly, good heavens. Okay. Sit there. Ayan. Nakita sa TikTok si Belly. Hey, Belly, say hi. Say hi. Wait, Belly. Hindi pa siya sanay. So, okay, Belly, sit down. Alright. So, ang alam natin, ano, taktika yan, both ng on both ends.
Thank you.